100 piso kada litrong petrolyo. Ang bangungutayan sa mga motorista hindi raw malayong mangyari ayon mismo sa Energy Department kahit para magtaas ang produksyon ng ilang bansang may langis. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa inaasahang pagsipa ulit ng presyo ng diesel hanggang lagpas 6 pesos at ng gasolina hanggang halos 3 pesos, walang pagsidla ng aray ng mga nakausap naming tsuper. Sanang sa pamasahe kung tataas na kung baba, kung ganun pa rin yung dating minimum pa rin pamasahe. Kasi po, kaya tumataas yung krudo, kaya sana rin po, kahit pa paano, taas na rin pamasahe. Pahirap na naman yan, boss. Gasolina lang at saka may aring taxi ang kikita. Paliwanag ng Department of Energy, ang taas presyo ngayong linggo ay dahil sa pagtaas sa demand sa krudo ng mga bansa sa Northern Hemisphere tulad ng Amerika, sabay ng pagpasok ng summer. Gayon din ang ban ng European Union sa krudo mula Russia at ang mas mataas na demand sa China ngayong nagluwag doon ng COVID lockdown. Maganda sana ang balita ang anunsyo nitong June 3 na magtataas ng produksyon ng krudo ang OPEC at iba pang oil producing countries simula Hulyo at Agosto. Pero dahil hindi halos gumalaw ang trading price pagka-anunsyo ng OPEC, hindi nakikitang may malaking epekto ito sa pagtugon sa mataas na demand sa krudo. In the coming days, wala rin kaming ini-expect na epekto pa rin. In fact, kung walang nangyari doon sa mismong araw ng announcement, lalo na sa mga darating na mga araw. Ayon sa DOE, hindi malayong pumalo na sa 100 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo kung magpapatuloy ang ganitong galaw sa susunod na dalawang linggo. Pag magkasunod-sunod po ng ganito kalalaki ang adjustment, another siguro dalawa pang ganitong adjustment, posible na po tayong umabot sa 100. Nais pa rin sana ng transport group na FedJodap na ihirit ang pisong taas pasahe. Pero mas makikinabang daw ang mga tsuper kung sususpindihin muna ang pagpataw ng excise tax sa langis o magpa-fuel subsidy o ayuda ulit. Gusto namin mag-servisyo sa ating mga mananakay. Kaya nga lang po kung ganito, halos sa linggo-linggo, tumataas ang presyo ng petroleum product, baka humapilitang huminto na sa paghahanap buhay pagmamaneho. Sa ngayon, tugon ng DOE, nagpapatuloy na mekanismo ang targeted subsidy tulad ng pantawid pasada at fuel discount program ng gobyerno. Pero kung hihigit pa rito ang kailangan, kailangan ng pumasok ng Kongreso para amyendahan ang budget sa subsidiya o sa DOE na nakabatas sa ilalim ng General Appropriations Act of 2022. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas.